So are you saying that you have already set aside your advocacy first for the political changes? You yourself are willing na economic na lang muna. Ipagpaliban muna itong pagbabago sa political structure. Tama po ba ito, sir? Yes, ma'am. Kasi Okay. ma'am, ganito po yan eh. 6 na taon na ako dito. Hindi, wala naman po akong taxi. Hindi naman ako nagmamadali. Opo, yung akin pong palagay, ang economic provision, ang pag-amenda niyan, ang kailangan-kailangan para makabangon ng bansa. Yun po muna. Sa akin, madaling diskusyon to. Pag nakarating ito sa plenaryo, pwede natin itong pag-usapan, pagdebatihan ng mabilis. Kasi pinag-uusapan natin dito, trabaho, sweldo, makauwi ang ating mga OFW. Yun ang ating priority. Yung patungkol sa political, pwede yan next year, may 25 election pa naman. May 2025 election pa, pwede tayong sumabay uli doon. Yung akin lang, may paparating na barangay election, sabayan na natin ito. Pero konkon yun. Pag sasabay ka sa barangay election, konkon pa din? Or gusto mo iplebisito para tanungin ang ma'am, ano ako. Anong naisip nyo? Kasi kung konkon, halal, paghalal pa lang yun. Oo. Ang tagal ng proseso. Pag konkon po tayo, maghahalal pa lang tayo ng delegado. Pag nagkahalal tayo ng delegado, mag-uusap pa yan. Pag nag-usap pa yan, magkakaroon pa ng ratifikasyon. Dalawa pa yun. Hindi kagaya ng CONAS, mag-CONAS tayo ngayon, pagdating natin ng October, ma'am, ratifikasyon na yun. Pagkatapos ng ratifikasyon, pasok na yung batas, ng saligang batas, lahat ng ginawa nilang batas ng patungkol sa ekonomiya, ibig sabihin nun, constitutional na. Hindi po katulad ngayon, naglabas ng IRR ang gobyerno. Alhamdulillah, praise God, naglabas ang executive ng IRR para sa Public Safety Act. Ang tanong, constitutional ba? Public Services Act, yeah, go on. Opo. Public Services, go on. Yeah. Opo, opo. Yan ba ay constitutional? Opo, ang sabi doon sa IRR, pinapayagan natin ng magkaroon na ng 100% ownership ang foreign sa public utilities. Nagka-clash ito sa konstitusyon. Ang konstitusyon, ang sinasabi, malinaw ang konstitusyon na hindi ganon. 60-40 tayo, may 100. Pagdating sa media, 100. Ma'am, ano ba ang pinakamataas na batas dito sa Pilipinas? Ang ginawa ng legislation o ang saligang batas? Saligang batas ang pinakamataas. Ayaw natin i-confuse ang taong bayan. Ang taong bayan, kailangan alam nyo po ang difference ng saligang batas at ang normal na batas. May punto po kayo, Senator Padilla, at katunayan, may nakabinbing kaso na isinampa sa Korte Suprema ngayon na itinatanong ang isyung ito. Tama? At posibleng may magsampa pa ng kaso para tanungin. So in effect, what you want is clarity. You want the Constitution clear on ownership in terms of foreign investors. So you've made that clear. Ang tanong ko, is the Constitution really our problem, or frankly speaking, the investment climate in the Philippines? Ma'am, dalawa yan. Tama po kayo sa dalawang punto. Kumbaga sa boxing, bakit naman natin gustong solving lang? Kumbaga, suntukin mo na ng dalawa para ayos na. Ba't mang gusuntukin mo pa ng isa? Ano po yan, ma'am eh? Yung patungkol sa Constitution, legislative yan. Sa amin yan. Pagdating sa pag-aayos ng atmosphere at ng pagbi-business dito, executive yan. Yan, political will na yan. Kasi katulad po nung napanood ko sa isang British Chamber of Commerce na pinuno nila, ang sabi niya, ang problema sa Pilipinas, number one, sinabi niya talaga, yung konstitusyon. Yung foreign direct investment. Pangalawa, yung climate ng pagbi-business, red tape, yan ang problema. Hindi ang problema ng legislation. Wag natin saklawan ang problema ng executive. Executive yan. Hindi natin yan dapat tinatakel, tayong mga senador, congressman. Problema yan ng presidente ng Pilipinas. Opo.
Okay, so actually, Senator Padilla, listening to you right now, you make a very fair argument on the importance of clarifying, that's the word, eh? Clarifying for foreign investors what is legal in terms of ownership in the Philippines. I understand what you mean by even if we've amended the foreign the Public Services Act, changed the retail liberalization law, it makes a difference that constitutionally something is legal. You know, it is not violative of the Constitution. So ang tanong ko na ngayon, Senator Padilla, sa inyo ito, how then do you sell this to your colleagues? Because ang mahirap, members of the lower house have a different interest. They also want their term limits to change. Some of them want the manner of how a president and VP is voted magbago din. In other words, hindi lang economic kasi ang interest ng lower house. Ang daming ibang interest doon. So ang nangyayari, your own advocacy of just the economic provisions, the challenge lies with you. How do you sell that now to people with different interests? What will you do? Ma'am, ako po, sa totoo lang, kahit napigain mo ako dito, ito ma'am, totoo to. Lagi ko din naman sinasabi, kon-kon ako. Gusto ko talagang baguhin ang political structure dito sa Pilipinas. Pero lagi kong sinasabi, dun tayo sa totoo at mabilis. Kapag ipagpipilitan ko ang kon-kon, walang mangyayari dito, mga mahal kong kababayan. Hindi ito tatakbo. Ito nga mismo, may mga papel dito ma'am, listahan ng mga pangalan ng mga senador na nakaupo ngayon na nag-file ng kon-kon. Hindi na sila din mismo to, ah. Hindi rin wala rin pinuntahan. Kaya isa lang ang pwedeng magkatuluyan dito. Constitutional Assembly. 'Yun ang ibebenta ko sa mga kakapwa ko senador. At 'yun ang paggawa natin nito, kaparehas lang ng paggawa ng simple na bill. Bill, gagawa tayo ng bill katulad ng ginawa po namin, ginawa namin ng aking staff. Wag kong sabihin ako lang, hindi naman po ako ganun kagaling. Meron po tayo mga legal dito na sila gumawa ng bill, at doon po sa bill, malinaw lang doon kung ano yung mga provision na gusto kong baguhin na amendahan sa saligang batas. At doon po, malinaw din nakalagay doon, voting separately. Kasi dyan po nagkakaroon ng problema. Doon po kasi, nung ginawa po ma'am kasi ang konstitusyon natin ngayon, noon, noong 1987, nagkaroon sila ng konting, nag-confuse sila eh. Akala nila kasi, konti lang po ito, akala nila unicameral sila, bigla silang nang bicameral, akala nila voting jointly sila. O, hindi na pala, naging bicameral, hindi na nila nabalikan. Kaya ito po ang naging problema. Ngayon, doon po sa bill natin, nilinaw natin, na kailangan voting separately, na ito naman po ay pinagtibay ng mga retired justices na pwede. Sabi po nila Panganiban, ng mga ibang mga justices. Ano? Kaya ito po yung gusto nating ibenta sa mga kapwa nating senador. Tayo rin. Tayo rin ang mauupo. Tayo rin ang magdidesisyon kung ano yung babaguhin natin. Hindi tayo maghahalal, hindi tayo kon-kon, hindi tayo maghahalal ng mas mataas, magiging mas mataas sa atin, at isang araw, magugulat na lang tayo, binuksan nila ang konstitusyon, tayo, wala na. Yun po, gaano ko po ibebenta sa kanila. At ako po, sinabi ko din po sa kanila sa executive session, wala sa pagnanais ko na i-abolish ang Senado. Hindi yan kailanman nagkaroon sa pangarap ko. Ang gusto ko, madagdagan ang mga senador. Magkaroon ng regional ang mga senador. Kasi yan ang problema. Ma'am, sa investment na lang, tingnan ninyo. Sa pero linawin lang natin sa mga nanonood, ah, kahit yun ang gusto nyo, hindi nyo pinaprioritize ngayon ang pagbabago sa political structure muna. Yes, ma'am. Linawin natin, oo. Isusulong ko yan sa 2024 para sa 2025. Hindi ngayon. Hindi, ma'am. Okay. So, ngayon, Senator Robin, I spoke with Congressman Rufus Rodriguez and I told him,
isn't Senator Robin Padilla's proposal, frankly, more practical? Constituent assembly, hindi gagastos ng malaki, barometers lang economic provisions, kasi pag pinakinggan mo, tama. Mas malinaw, di ba? Hindi ka kailangan tabangan na kung ano-ano ang gagalawin. Kung talagang ang pakay ay foreign investors. Ang sagot niya, the people will not trust if it is the lawmakers who will change the constitution. He claims the people will feel we are out for our own self-interest, which is why they want delegates. The problem is delegates can be their relatives. They did not put a ban on delegates who can run. What are your thoughts on the public? Do you think the public can trust a constituent assembly, Senator? Tama po yung sinabi. Ako po'y talagang saludo dyan kay Congressman Rufus Rodriguez. Kaya yan naman po eh, matagal na rin dyan sa Kongreso. Totoo po yun. Kapag mas mahirap yan kasi ang mangyayari po dyan eh hindi natin kilala yung mga mauupo dyan. He prefers CONCON because he says it gives experts, ordinary people, a chance to be involved in changing the constitution. Kasi nga gusto nila overhaul eh, malaki eh. Opo, opo, totoo po yan. Kung political structure, opo, kaya tama po yung sinasabi niya, pag political structure, talagang yan po talaga ang, alam nyo ma'am, ito lang po, masandali lang po ito. Uh-oh. Yan ang nagiging problema ng 1987 Constitution. Dahil ang gumawa ng 1987 Constitution, CONCOM, appointed by the President, uh-oh, hindi yan halal. Hindi yan hinalal ng tao, kaya nagkakaproblema po tayo. Dahil hindi yan boses ng tao. Kaya kung tayo po talaga bagawa ng bagong konstitusyon, dapat CONCON. Pero pagdating sa amenda ng konstitusyon, ang linaw na kapag tayo ay mga provision lang ang babaguhin natin, dapat CONAS tayo. Oo. Kung maliliit na. Sinasabi niyo, kung maliliit na bagay. Opo, piecemeal lang yan. One, two, three, four, seven. Seven lang na provision. Hindi natin kailangan maghalal ng napakaraming delegado para sa provision, ng economic provision. Ilalagay lang naman natin, unless otherwise provided by law. Yun lang ang ilalagay natin, tayo na lang yon. Siguro naman magtitiwala naman sa atin ng taong bayan na mag-amend lang naman. Yun ang papel natin eh. Mag-amend tayo sa konstitusyon. Pero kung babaguhin natin ang konstitusyon, ay kailangan natin maghalal ng mga delegado. At yung totoong ordinaryong tao. Kapag sinabi natin ordinaryong tao, eh hindi naman ako believe sa sinasabi nila na naman. Kailangan daw mga edukado. Kailangan, Pamira, di kayo na naman yan. Kapag sinabi natin na maghalal tayo ng tao, maglagay naman kayo ng magsasaka. Parang awa nyo na. Maglagay na naman kayo ng mangingisda, manggagawa. Yun po, hindi totoo. Okay. Yes, ma'am. Di ka katulad ng yung party list natin. Ano, sino ba nakaupo sa party list? Puro mayayaman. All right. Okay, I know how passionate you are about this, but actually you're making sense in terms of it depends on the motive. It all depends, Senator, right? On the motive. Yes, ano pa talaga ang motibo natin sa paggalaw sa Constitution? It starts with that, which is why the lower house and the Senate can agree because you have different motives, okay? So moving forward now, how do you get Senate President Juan Miguel Zubiri's support that it's the Economic Provisions Constituent Assembly? Because alam naman natin, Senator Robin, right? You need the leadership to support something you are pushing. How would you do that? Ako una, ma'am, talagang ang ginagawa ko, hinihingi ko ang suporta ng taong bayan dahil ang magra-ratify nito, ang magpapatibay nito ay taong bayan. Kahit na pumayag lahat ng senador dito, pumayag lahat ang congressman na yan,
Pagdating naman sa ratifikasyon, no, wala rin mangyayari. Ako po ang inuuna ko, yung taong bayan. Yung pong patungkol sa mga senador dito, ipinapaalala ko lang po sa kanila na nag-file kayo niyan. Pinail niyo yan. Naniwala kayo dyan. One time in your political career, you believe in this. So, ano Senator nangyari? Robin, alam ko nag-iikot kayo sa buong Pilipinas. Sinabi to ni Senate President Mick Zubiri, you're doing your listening tours. You're asking the public. Do you have a specific study that's organized, that's scientific? Ano po ang sinasabi ng taong bayan sa pag-iikot po ninyo? Ma'am, ang mga bisita po natin lagi, barangay captain, local leaders, sa lahat po ng pinuntahan natin sa tatlong lugar, lahat po ng local leaders, ini-endorse po nila ang pag-aamit ng saligang batas. Dahil ma'am, sa mga pinuntahan natin, nakita po nila ang figures. Ang ating foreign direct investment nakakonsentrate lang sa Luzon. Pagdating sa Visayas, Mindanao, yan ang nakakalungkot. Walang foreign direct investment. Katulad po sa Cebu. Ang Cebu, ang pinakamayaman. Yan po ang pinakamagandang statistics natin. Ang pinakamayaman na probinsya. Pero pagdating po sa kanilang foreign direct investment, awanin. Wala, napakaliit. Yan po ang nagiging problema. Ang Cebu, sana, sa kasaysayan ng buong Pilipinas, Las Islas Pilipinas pa lang tayo, panahon pa ng mga Espanyol. Yan ang sentro dahil yan ang kasama doon sa tinatawag na trade, yung Acapulco trade ng mga galyon. Number one yan. Number one, foreign investment. Pero ngayon, hindi. Zero sila. Isipin nyo, ma'am, kung sila, mapapasok tayo ng foreign direct investment, ang Cebu, na ngayon pinakamayaman na 200 bilyon ng kanilang asset, isipin nyo, ma'am, kung gano'ng kalalaki yan. Okay. Ako, ma'am, ang aking mga sumusunod sa atin, mga normal na tao, madali nilang naiintindihan na ang foreign direct investment capital ito. Pag pumasok ang capital, ang dami nating paghahati-hatian. Walang pinagkaiba yan sa binigyan kita ng isang tasang kanin. Tayong lahat agawan dyan sa isang tasang kanin. Bigyan kita ng isang bandihadong kanin, ang dami nating makikinabang. Yun lang po, simple. Oo. Pero okay, I know that number one, you want clarity because for foreign investors, clarity and making it constitutionally sound, naniniwala kayo, mas magbibigay sila ng pondo. Okay? So let's talk about this. Kapag may binago sa economic provisions, ano po ba ang nais ninyo? Like for example, when it comes to the Public Services Act, binukas na po yun na pati utilities nga, sa amendment, isinama na. Bagamat may mga nagko-contest, na sabi nyo nga, may punto kayo doon, sa Constitution, malinaw. Pag utilities, hindi that kasama. So baka maging issue to sa ilan. Pero when it comes with power, foreigners already own power, ang issue na lang ngayon, tinatanong ng ilan, is, well, education, is that's a very good argument. And also natural resources, and I believe telecoms, kasi sabi ng iba pati transport dapat, pero pasok na daw yun sa Public Services Act. Ano pa po ba ang nakikita nyo na dapat linawin na dadami po ang pondo at investment na pumapasok sa Pilipinas? Alam niyo po, ma'am, ang lagi natin titingnan, kasi paano po, eh, no? Yung kapitbahay natin, mga kapitbahay natin na bansa. Kaya lagi ko pong ina-example dito sa mga mahal natin senador, Vietnam. Ang Vietnam, mahigpit yan, ma'am. Indonesia, napakahigpit yan. Pero ang Indonesia, binuksan niya ang kanyang education. 100% binuksan niya. Apo, ano? Mas ang media, ma'am. Ang tanong ko lang, media. Ma'am, buksan mo Facebook mo, lahat ng klase ng foreign media, nandyan na. Anong dahilan para hindi natin kinukuha natin lahat ng produkto nila pero hindi natin pinapapasok ang kapital nila? Anong ang logic niyan? Andiyan na 'yan. Di dapat sa akin, buksan na natin 'yan 100%. Okay. Buksan na natin ang media.
Ganyan din po ang sinasabi natin, lagi natin binabalikan yung PSA na yan, Public Service Act. Yan pa! Ako, believe ako dyan sa gumawa niyan kay Ma'am Senator Grace po. Napakaganda lang batas na yan. Ang po, ito ay lagi itong makakaroon ng issue sa Supreme Court. Kung ako ba foreign investor, may pera ako, pupunta ako ng Pilipinas, makikita ko, wow, may batas, may PSA. Sasabihin ngayon ng legal sa akin, may abogado yan, sigurado. Ah, boss, may problema tayo dyan kasi sa konstitusyon nila sinasabi 60-40. So ikaw ngayon, mag-iisip ka, teka, may problema pala to, mag-i-invest ka. Medyo ano yata yun. Opo, ma'am, merong isang fitch solution. Ito yung matindi to. Ito hinahire ito ng mga bansa para gumawa ng mga study para sa kanila. Anong sabi niya? Kapag binuksan ng Pilipinas ang kanyang foreign direct investment, long term ang magiging epekto nito sa Pilipinas. Ay, ano ba pa naman ang gusto natin? Oh. I agree. So actually, these studies are clear, these statements are clear, but clearly, there are other issues why it is not flying in the Philippines, and it's a lack of trust. Yun yun. Ang kulang ay tiwala na, that it would only stay with the economic provisions. How do you battle that? Because I'll give you an example. For example, media. I agree. Great argument. Let foreigners allow media. But my question is, sinong foreign company ang mag-i-invest? Eh, sinara nga ABS-CBN. Kung foreigner ka, sabihin, eh, kung sinara nga ABS-CBN eh, pwede gawin din sa atin yon. One. But education, I agree, naiiwan tayo. Other countries have partnerships. They have their own Harvard. They have their own Stanford, di ba? I agree with you completely there. Even other aspects, some clarity in the economic provisions. So ang issue dito is the trust. Yung tiwala na ito lang, ito lang, ito lang. Yun yung pinakamalaking balakid, Senator. Yes, ma'am. Oo. Opo, kaya nga po, ma'am, ang gusto po natin ipalinaw sa taong bayan, wala po tayong dapat sanang suportahan kung hindi constitutional assembly. Uh-oh. At gagawin po natin itong parang bill. Sa bill po kasi, malinaw na po na nandoon kung ano lang yung gagawin natin. Ito po yung isang bagay na magbibigay ng proteksyon sa ating lahat. Senator, wait, I don't mean to interrupt you, but this is a good one because we're going to go to a break. Apa. Don't you think it would make a difference if President Marcos Jr. himself endorses changes in the economic provisions only and asks for a constituent assembly? Ang mahirap kasi is the president himself. We're talking about a very popular president, 31 million votes. Siya mismo sinabi niya, yes, I find the constitution restrictive. I'm rephrasing, ha? Pwedeng hindi ito eksakto. Pero hindi ko siya priority. So let's face it. Ang hirap ibenta ng isang bagay if a popular president isn't on it. Because if he certifies something as urgent, lilipad. If he says this is a priority measure, lilipad. E mismong ang Pangulo sabi, hindi ko to priority. Ma'am, alam niyo po, si Presidente Bongbong Marcos, siya na po ang may pinakamalawak na experience. Naging executive yan, naging legislative. So, alam niya kung ano yung konstitusyon. Para, ako po kasi ang take ko ganito eh. Pag nagsalita siya nang sinusuportahan niya ang charter change, totally yung experience niya sa pagiging mambabatas executive, para niyang sinabing wala siyang natutunan. Kasi ma'am, ang linaw sa konstitusyon na wala siyang papel dito. Kapag ka pumapel siya dito, mababatikos siya dito. Ang sasabihin sa kanya, lumalagpas ka sa boundary mo dahil ang linaw sa konstitusyon na wala ka dito. Ang ito ay nasa legislation at nasa taong bayan.
Para sa akin, yung kanyang experience sa tagal niya sa public service, alam niya na kapag sinabi niyang, oh, ito, priority ko to. Ah, nako. History will judge him. So you believe, Senator Robin, that it's just right for the president, number one, to stay out of it, and number yes, two, number kailangan, two... Kailangan, ma'am, iparamdam niya sa taong bayan yung separation of powers. Hindi po pwede ito. Okay, so before we go to a break, is when you do the executive session, because you will have it, and nagkaroon na, ma'am, kagabi. Nagkaroon na. Kasama ang congressman? Nagkaroon na? Ah, hindi po. Executive ayun session po ng mga senador. Okay. And sa executive session, what can you share ng mga senador? Is the Senate President open to at least economic provisions, constituent assembly? Anong sentiment na nakuha po ninyo sa executive session ninyo? Ah, naku. Naku, ang hirap yan. Ang may karapatan lang magbigay ng... ng statement dyan, si Migs lang, si Boss Migs lang. Siguro ganito na lang, ma'am, para lang in general. Kasi ayoko naman. Yun lang tayo. Masabihan na naman ako ng New York Fight kasi yan, kaya ganyan ang ginagawa. Medyo, ano muna natin, ano, executive session, ibig sabihin, secret pa ang pinag-uusapan. Okay. At si, ang magbibigay lang ng statement ay si... El Presidente Migs Zubiri. Ang masasabi ko lang po dyan, naging maganda. Yun. Nagkaroon man ng mga palitan ng pagiging passionate. Opo. Kasi tama yan, kanya-kanyang. Isipin nyo, ma'am, 24 Republic of the Philippines yan. Ha? So isipin mo lang yon, ang bitawan ng mga salita niyan. Opo, pero isa lang ang masisigurado ko po sa inyo. Ang lahat po ng senador na nandun kahapon, ito po galing sa puso ko to. Oh. Ang pinoproteksyonan po dyan, taong bayan. Nakita ko po yun. Nakita ko po, interest talaga ng taong bayan na una, huwag magkalokohan. Kung ito, kung magkakaroon man tayo ng amenda, kailangan malinaw. Ano lang yun? Ano lang yun? Oo. Hindi kailangan. Hindi pwedeng may lulusot bigla. Yun ako, ang kailangan yung kasamangan eh. Lulusot bigla. Ay, pasok na natin to. Pahabain ang termino. Ay, pasok na natin to. Yun ang ayaw ng kasamangan mo. Diba? Opo. Opo. Yun lang. Hanggang doon lang muna ako, mama. Okay. Pero the overall feeling that you have, you are hopeful? Are you? Yes, ma'am. It is always not a dead always, end. Ma'am. But kasi, is it, it's not yet a dead end in the Senate? No, never. Kasi magiging dead end lang ito pag tinanggal na nila akong chairman ng constitutional amendment and revision. Yun lang yung dead end. Pero hanggat din nila ako tinatanggal, tuloy-tuloy ito, ma'am. Hindi ako titigil sa pag-file ng resolution at bill patungkol dito. Ako, sa nadinig ko kagabi at sa mga nakita ko na nakuha ko sa journal ng Senado, nakita ko lahat. Ma, majority of them filed na naman karon talaga ng revision and amendment sa konstitusyon. Malaki ang aking paniwala with the help of God, the Almighty. Naniniwala ako na naiintindihan nila na kailangan na ng amendment sa economic provision lang. We're now moving to another topic, the Maharlika Investment Fund. So the Senate committee is now elevating it to the plenary, establishing the Maharlika Investment Fund. What are your concerns, Senator Padilla, your overall thoughts on it? Because for sure, you will be interpolating on the fund when it hits the plenary. Opo, una, ma'am, noong nag-hearing yan dito, tinanong ko talaga yan. Kasi lahat ng sovereign fund, meron silang surplus money. Laging yun ang lahat yan. Dito sa Scandinavian, sikat na sikat yan eh, sa Scandinavian. In Norway, and others. Nalugi nga yung Singapore nitong muli dahil sa kanilang Bitcoin ba yun? Nabasa ko yan. So you're concerned. Yun ang concern ko. Tinanong ko doon. Sa, yun, may congresswoman.
Ang tinanong ko sa hearing na yon. So meron. May congresswoman. Okay. Kimbo? Kimbo. Yes. Yeah, Congresswoman Stella. Yeah, yeah. Ang ganda ng sagot niya sa akin. Ang sagot niya sa akin, alam mo, Senator, itong Maharlika Fund, ang makukuha natin dito, foreign direct investment. Ah, nung sinabi niya yon, okay. Kung yan ang target ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, abe, susuporta ako. Isa lang ang kailangan niyong gawin. Kailangan may accountability and transparency. Kasi pera ng tao ito. Tandaan ninyo, DBP, Land Bank, pera ng tao ito. Hindi ito pera ng ninuman. Pera ng tao ito. Lalo na yung Land Bank. Dapat nga yung Land Bank na yan. Sampal-sampalin na mag-asawang sampal yan. Eh. Dahil ang Land Bank dapat sa agriculture kayo talaga eh. Kaya tinayo kayo para sa agriculture. Hindi ko alam bakit naging commercial bank kayo. Pero dahil trip nyo yan at naniniwala ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na ito ang magtatawid sa atin at ito ay kanyang economic agenda at ako ay kanyang kasama sa unit team at ako ay majority, membro ng majority, sinusuportahan ko siya. Pero kailangan merong accountability. Ma'am, hindi po pwede ito na lagi kong sinasabi na sorry na lang. Ito, lagi kong, ako, sawang-sawa na ako na kapag meron tayong dinadala sa Blue Ribbon Committee, laging sorry. Walang nakukulong. Walang nagre-resign. Yun lang ang sinabi ko. Dito, sa pagkakataong ito, number one, transparency. Alam ng tao kung saan napunta yung pera. At kung sino pumalpak dito, dapat makulong. Hindi ito pwedeng sorry lang. Kasi pera ng taong bayan ito. All right. My last question. Unfortunately, we don't have enough time, but I do hope you come ito back. Na naman tayo. Bitin na naman tayo. Lagi po kung pag ginegas, bitin na ako. 8:54 na po. 8:54 na ba? Una, no, quick. 8:54 na. Isang oras na po tayong nagkikwentuhan. Okay. Now, my last two questions. Very quickly, you have to answer quick. Okay. Yes, ma'am. Okay. How was your Senate experience so far? Do you think you'll run again for the Senate? You think you'll do a second term? Ay, hindi. Hindi, totoo. Tama na ito, ma'am. Galing sa puso ko yan. From my heart. Okay na ito. Ano lang ito? Para sa akin, maisulong ko lang yung number one, economic provision. Maisulong ko lang yung mga yung death penalty para sa mga katulad ng that's another show, ha? We'll talk about the death penalty another time. So, hindi ka na tatakbo ulit? So to, galing sa puso ko, mama. Siguro kung maiiba yung ano. Okay, baka. Political structure. Oh. Because some people are saying you're a front runner as it is for the vice presidency 6 years from now. That there's a possibility. You're a possibility for vice. Ma'am, ano ako lang eh. Alam nyo naman, ako ay isang reservist. Sundalo lang ako. Hindi ako leader. I'm just a follower. Ang meron lang ako, my balls and my word. Yun lang. Hindi ako edukadong tao, hindi ako magaling na tao. Siguro para yan sa mga edukadong tao. I'm just a follower. Hindi ako right. Panggaling. On that note, Senator Robin Padilla, thank you so much for coming to Head Start. Maraming salamat po sa inyo. Bumalik kayo, sir, sa susunod po. Thank you. Mama, pangako mo sa akin yan, yung death penalty. Death penalty, we'll be discussing that. Yes. Pangako yan. All right.